May kakalikutin tayo guys, tatlong electric pan, bali dalawang stand fan at saka isang desk fan. So ang problema na itong isa, pre-wheeling naman yung kanyang bushing shafting, kaso sabi ni ma'am, mahina yung ikot niya kahit naka number 3. So may posibilidad na may problema sa kanyang capacitor or sa kanyang winding motor. So ito naman guys, ayan, hindi na maikot. Yan, matigas ikutin. So, siguro malagkit na yung bushing shafting niya dun sa loob. Pwede natin linisan, tapos lagyan ng langis. So, kung may tama yung bushing niya, or kung may tama yung kanyang shafting, papalitan rin natin buo. Tapos itong disc pan mga kalikot, sabi ni ma'am, kapag i-switch daw ng may-ari, kahit ugong, wala daw kasi tinanong natin kanina. So bago natin kalikutin guys, shoutout muna natin yung mga sumusuporta sa ating channel. Shoutout kay Sanjo Solana, Maricin De Leon Kamitan, Verna Luis, Ian Nabalta Gonzales, Janine Season, Christian Paul Abunita, Roda Meteri, at saka kay Ining Cati. So maraming salamat guys sa pagsuporta sa ating channel. Kapag mahilig kayo guys na magbuting-ting at saka magkalikot, huwag nyo pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel at paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So tara guys, kalikotin na natin siya. Tara! Ayan, unahin muna natin mga kalikot yung disc pan. Testerin muna natin. I-check natin kung okay yung kanyang motor. Ayan guys. So, wala tayong reading sa ating tester. Kahit itaas natin yung speed niya. Ayan. So, bubuksan na lang natin mga kalikot. Mukhang may problema sa kanyang motor. O di kaya dito sa kanyang power cord. So, ito lagi yung unahin natin i-check. Pero kalamitan yan sa kanyang motor or bumigay na yung kanyang thermal fuse. So buksan na lang natin mga kalikot. Bago natin baklasin yung kanyang motor mga kalikot, check muna natin yung kanyang power cord. Or yung saksakan ng ating electric pan. Kasi dito sa kanyang bushing shafting, okay naman. Mukhang bago pa siya at saka malinis yung kanyang motor. Buksan muna natin dito sa kanyang switch. Baka dito nagkaroon ng problema. Or may putol yung kanyang wire. Or yung kanyang power cord. Kasi baka mamaya, dito pala siya nagkaroon ng problema. Tapos binaklas na natin yung kanyang motor. Doble trabaho lang tayo. So mas maganda kapag i-check muna natin dito. Minsan kasi napuputol din dito sa wire niya or sa kanyang power cord kasi sa kakahila nila. Kung okay naman dito sa mga switch niya at saka sa kanyang power cord, saka lang tayo magpo-proceed dun sa kanyang motor. Sorry pala mga kalikot, parang hindi natin na-select pala yung tester natin kanina sa ohms. Testerin ulit natin. Ayan, so wala nga siyang reading sa ating tester. Ayan. Test naman natin yung kanyang power cord. So check nyo lang kung saan naka-connect yung wire ng kanyang power cord. Ayan, may reading naman sa ating tester. Oh. So check ulit natin yung isa. Ayan, may reading naman sa ating tester. So, ibig sabihin okay yung kanyang power cord. Test naman natin yung speed niya. So, dito tayo sa number 1. Yan, testerin lang natin dito sa pinaka main line niya. Dito sa switch niya. So, check natin kung may contact isa-isa yung speed niya. Ayan, so may contact yung number 1. Check naman natin yung number 2. Yan, okay naman yung contact niya. Number 3 natin. Ayan, so okay. Saka lang tayo magpo-proceed doon sa kanyang motor. So doon sa motor niya ang may problema. Bali, takpan na lang natin to. Bali, bubuksan ko lang mga kalikot yung kanyang motor. So may mga video naman tayo sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Kung paano natin buksan yung isang motor ng electric pan. So ingatan nyo lang guys na masugatan natin yung winding motor niya. Yan, para hindi na humaba yung ating video.
A few moments later. Nabuksan na natin yung kanyang motor. So na-check na rin natin guys yung bushing shafting niya, yung harap at saka sa likod. Wala namang lamat yung kanyang shafting. Okay pa to kasi medyo bago pa siya. So dito tayo magpo-focus sa kanyang thermal fuse. Check natin kung saan dito banda yung kanyang thermal fuse, tapos palitan natin siya. So mas maigi guys na kapag sira na yung kanyang thermal fuse, wag natin erekta. Mas maganda pa rin kapag lagyan natin siya ng bagong thermal fuse para pag nagkaroon ulit ng problema, mismo yung thermal fuse lang yung bibigay para iwasunog sa kanyang winding motor. Minsan kasi niyan kapag ipit na yung ating bushing shafting, pinipilit pa natin na paandarin. Kapag uminit yung ating motor, minsan yan yung thermal fuse yung bumibigay. So hanapin ko muna guys yung kanyang thermal fuse, tapos palitan natin siya kung open na yung kanyang thermal fuse. Pag binaklas natin siya mga kalikot, ingatan nyo lang yung mga hibla ng winding natin, yung mga nakalabas na yan. Baka maputol natin siya. Ayan, nangitim na yung wire niya sa sobrang init na rin. Yan, ito yung mga tanggalin natin, yung sa paalang ng ating thermal fuse kapag naanap natin siya. Yan, tanggalin lang natin yung insulator. Kailangan hawakan natin yung mga wire para hindi mapigtas yung winding motor natin. So ito na yung ating thermal fuse. Tanggalin natin siya. Yan. Testerin natin to. Ayan mga kaliko to. Walang reading sa ating tester. So ibig sabihin open na itong kanyang thermal fuse. So papalitan natin siya. May stock naman tayong thermal fuse. Yan, ito yung papalit natin mga kalikot. Siyempre testerin rin natin siya. Yan, para makita nyo rin. Ayan mga kalikot to. So yung dati niya open na talaga. Ayan. So ito yung ipapalit natin. Ibalik rin natin mga kalikot yung dating insulator niya para hindi sila magdikitan. Kung saan natin siya tinanggal, doon rin natin ibabalik itong thermal fuse. Or kung hindi na pwede doon sa dati niya, pwede nyo naman gawan ng paraan dito sa ibang pwesto. Pero kailangan yung ating thermal fuse nakadikit dito sa ating winding motor. Yan, nakaganyan siya. So sa atin, pwede naman natin ibalik doon sa dati niya. Doon rin natin ilagay or ibalik. Kuskusin lang natin para madali kumapit yung ating soldering lid. Nalagay na natin yung thermal fuse mga kalikot. Testerin ulit natin kung okay yung pagkalagay natin. Ayan, no? May reading na sa ating tester. Number 1, number 2, number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Bali, tatalian na lang natin siya. Tapos salpak na natin siya or linisin muna natin yung bushing shafting niya. Tapos lagyan natin ng oil. Tapos assemble na natin siya. Yan, ganyan yung pagkakabit natin ng thermal fuse mga kalikot. So ilagay natin siya sa pinaka ibaba bago natin siya talian. Tapos ilagay natin itong mga tinanggal nating insulator kanina dito para hindi sila magdikitan. Yan, ganyan. So kahit yung isang paan ng thermal fuse, lagyan rin natin. Natapos na natin siya nalinisan ng gasolina mga kalikot yung kanyang bushing shafting. So wala namang tama yung kanyang bushing shafting. Lalagyan na lang natin siya ng langis. Tapos huwag nyo rin guys kalimutan na lagyan yung kanyang oil foam dito sa lock ng kanyang bushing. Yan, lagyan natin ng oil yung kanyang foam. Kapag naglalagay ako guys, bandang itaas kasi tutulo rin yan kapag sa taas natin ilagay yung oil para tumagal yung langis natin dito sa ating bushing.
Kaya importante rin na lagyan natin yung kanyang oil pump. Hingay naman ng aso na yun. Lagyan rin natin yung oil pump ng bandang likod na bushing natin. Yan, para tumagal yung langis dito sa ating kwan bushing. Tapos lagyan na rin natin ng oil dito sa loob ng bushing natin. Ayan. Para maganda yung align ng ating shafting bushing, pukpukin lang natin dito sa may casing niya. Para mag pre-wheel yung ating bushing shafting. Ayan o. Tapos lagyan rin natin ng langis dito sa harap. Okay, so testing na natin, or testirin muna pala natin mga kalikot, baka grounded yung ating pagkakabit ng ating motor. Lagi nating testirin guys yung ating power cord dito sa kanyang casing ng motor. Kasi baka mamaya nagdikita na pala yung wire natin dito sa kanyang casing. So makukurente yung may-ari or yung gagamit. Testirin lang natin yung kanyang power cord. Ayan, ganyan. Tapos testirin natin dito sa body ng kanyang motor. So wala namang reading sa ating tester. So ibig sabihin wala siyang grounded. Ayan. Testirin ulit natin yung kanyang power cord kung baka yung pagkasalpak natin ng motor, nadali natin yung kanyang winding. Ayan, number 1, number 2, number 3, off. Ayan, so okay naman. Subukan naman natin i-plug, tapos switch na natin siya. Ayun. Number 2, number 3. Ayan. So okay na siya mga kalikot. Bali, assemble ko na lang yung frame niya. A few moments later. Try ulit natin mga kalikot, na assemble na natin yung frame niya, tapos yung fan. Number 1 natin. Ayun. Number 2. Number 3. Bali, ang pinalitan lang natin mga kalikot yung kanyang thermal fuse. So ito siya. So okay naman yung kanyang winding motor, tapos yung kanyang bushing shafting. So yun lang yung mga ginawa natin dito sa ating dispan mga kalikot. Okay, so proceed ulit tayo dun sa isa mga kalikot. Testirin muna natin mga kalikot. Number 1 natin. Ayan, may reading sa ating tester. Number 2, number 3. So ibig sabihin okay yung motor niya at saka itong kanyang power cord. Bali, bubuksan na lang natin kasi ipit siya. Ayan o, halos hindi na maikot. Bubuksan ko muna siya mga kalikot. Natanggal na rin yung kanyang mga cable tie. Ayan yung panali niya. Malutong na rin. So, papalitan rin natin yan. Tapos, ayan o. Baklas na yung mga ibang panali niya. Ayun, so dahan-dahan lang kasi natanggal na nga yung kanyang panali. Baka mapigtas natin yung kanyang winding motor. Magalaw itong camera natin. Parang hindi na-align yung ating lamesa. Nabaklas na natin yung kanyang motor mga kalikot. Ayan o. Natanggal na yung mga panali niya. Tapos mamaya, hugasan natin ang gasolina. Ayan o, malagkit siya. Baka may tama na rin yung bushing shafting nito. Talian muna natin mga kalikot, baka madisgrasya pa natin siya. Mas maganda kapag talian muna natin. Ingatan nyo lang mga kalikot yung mga connection ng ating winding. Kapag naglalagay kayo ng panali mga kalikot, check nyo rin yung natatamaan ng panali natin. Baka may nakausli na parang nakapwersa na hibla ng winding, tapos sinigpitan natin siya, baka maputol natin. So i-check nyo rin kung may mga lumabas na wire, tapos banat na siya, yun, wag na natin isama sa tali, baka maputol natin siya.
lalo na kapag banat na yung hibla ng winding. Para hindi natin madisgrasya yung motor ng electric pan. Pag natapos na natin siya natalian, yan, pwede na natin siyang linisan para safe na. Mukhang okay pa naman siguro itong kanyang motor, kaso nga lang parang ito, nangitim siya. Yan. Pero check na rin natin. Parang natuluan siya ng oil. Dito sa bandang likod na shafting, mga kalikot, ayano, wala pa namang groove at saka malinis siya. Mukhang dito siya sumikip. Ayano. So yan yung lilinisan natin. Linisan lang natin siya guys ng gasolina. Yan, para lumambot siya. Huwag natin siyang ipilit na ikutin kapag masyadong mahigpit. Baka magkakaroon ng lamat yung ating shafting or yung kanyang bushing. Yan, lagyan nyo muna siya ng gasolina para malinisan niya yung malagkit na dumi. Yan. Ayan guys, oh. Diba? Mas madaling matanggal kapag nilagyan natin siya ng gasolina or nilinis natin ng gasolina. I-check natin yung kanyang shafting. Mukhang malinis pa naman. Mukhang wala naman siyang groove. Linisan pa natin. Yan, medyo okay pa. Kaso lumagkit lang sa sobrang dumi na or alikabok. Nalinisan na natin, mga kalikot, yung bushing shafting niya. Wala namang tama sa kanyang shafting. Pero testing na lang din natin. Kasi may parang bakat siya na itim-itim, pero wala naman tayong nasasalat na parang groove na malinis siya. Parang lumagkit lang yung bushing shafting niya dito sa bandang harap kasi sobrang dumi na. Tapos maraming alikabok. Lagyan na lang natin ng langis, tapos yung kanyang oil foam. Ayan, pre-wheel na yung kanyang bushing shafting. Ayan, ang lambot na. So, wala namang tama sa kanyang bushing shafting. Ayan, lagyan lang natin ng langis. Okay. Testerin ulit natin, mga kalikot, kung grounded siya. Ayan, so okay naman. Okay yung pagkakabit natin. Test ulit natin yung kanyang motor. Ayan, number 3 yan. 1 2 3, off. So okay, assemble na natin siya and then testing na natin. Plug na natin siya, mga kalikot. Number 1 natin. Ayun. Number 2. Number 3. Ayan, so okay na siya, mga kalikot. Try din natin itong kanyang swing. Ayan, mukhang may problema sa gearbox niya. Ayan, mukhang may problema sa kanyang gearbox. Baklasin ulit natin. Check natin yung kanyang gearbox. Pero okay na siya. Umiikot na siya. Ayan o. Binuksan natin yung kanyang gearbox, mga kalikot. Dito siya nagkaroon ng tama. Ayan o. Ayan, hindi na straight yung kwan. May uka na siya dito. So may ibabaw. Ayan, kung makikita nyo guys. Ayan. So yan yung tama niya. Kaya pagdating dito banda, doon lang siya maglulos yung kanyang ikot. So palitan natin to, mga kalikot. May mga scrap naman tayo dyan. So yun na lang yung ipapalit natin para maganda naman yung pagka-swing niya. Ito na yung pamalit natin na gear, mga kalikot. Ayan o. Okay yung pagka-flat ng mismong gear niya.
Yan, wala siyang awang. Ito kasi may part na may tama na siya. Ayan, oh. Parang may gasgas na yung pinaka-gear niya. Ayan, hindi na flat yung gear niya. So, papalitan natin to. Kadalasan yan mga kalikot kung bakit nasisira yung gear. Yung iniikot natin yung mismong electric pan na hindi natin pinapagana yung pinaka-swing niya. Huwag natin pilitin na yung kamay natin yung mismong umikot ng electric pan. Kailangan paganahin natin yung gearbox niya. Kung gusto niyo siyang i-steady, hilain nyo yung mismong hilaan ng gearbox. Huwag natin pilitin na ikutin ng ating kamay yung mismong swing ng electric pan natin. Mapipwersa kasi dyan yung itong mga gear niya dito sa gearbox. So okay, ito na yung papalit natin. Bali, linisin ko lang siya tapos lagyan ng grasa and then salpak natin ulit. Ang paglagay naman ng bulitas mga kalikot, yan, ilagay nyo muna yung dalawang bulitas and then pasok natin dito sa isang gear. Yan. Ganun lang kadali mga kalikot. Bali, pipigilan nyo lang siya para hindi tumalsik yung ating mga bulitas. Tapos lagyan natin ng grasa. So, ganun lang. Napakasimple lang ang pag-repair ng isang electric pan. Napalitan na natin mga kalikot ng gear yung kanyang gearbox. So, try na natin. Nasimbol na rin natin siya. Check na natin kung okay na yung ikot ng swing niya. Number 1 natin. Yan. Check natin kung tumutunog yung gear niya doon sa loob ng gearbox. So, ayan, okay na siya mga kalikot, oh. Hindi katulad kanina, biglang hihinto kapag doon na siguro sa may nasirang gear. So, ito, okay na siya. So, yun lang yung pinalitan natin. Kapag gusto nyong ipaikot itong electric pan nyo mga kalikot, huwag nyong pihitin na yung kamay nyo mismo ang pipihit. Kasi doon nasisira yung mismong gear ng gearbox niya. So ang gagawin nyo lang dyan mga kalikot, ibaba nyo to kung saan gusto nyong papuntahin yung hangin. Saka nyo lang siya iangat para doon lang siya mag-steady. So ganun lang yung gagawin nyo guys para hindi masira yung gearbox ng inyong electric pan. Ayan. So okay. Proceed ulit tayo doon sa isang unit mga kalikot. Okay na to. Ang ginawa lang natin dito guys, nilinisan lang natin yung shafting bushing niya kasi sobrang dumi at saka malagkit na rin. Tapos pinalitan natin itong kanyang gear doon sa kanyang gearbox. Ayan, number 1 yan, number 2, number 3. Ayan. Okay. Pre-wheel na rin yung kanyang bushing shafting. Ayan, oh. Ganda ng ikot niya. So proceed ulit tayo sa isang electric pan mga kalikot. Much later. Testerin ulit natin yung last na unit natin. So sa electric pan mga kalikot, pare-pares lang naman yan kung paano i-troubleshoot. Step by step siya. So testerin ulit natin yung kanyang motor. Switch na natin. Ayan guys, oh. Ayan, mukhang uulan pa. Okay yung kanyang motor kasi ayan na may nare-reading tayo sa ating tester. 1, 2, 3. So okay yung speed niya. So ibig sabihin okay rin itong kanyang power cord. Ang sabi kasi ni ma'am dito, mahina siya. So check rin natin. Plug na natin, number 1 natin. Ayan guys, oh, napipigilan yung ikot niya. Ayan. Ayan, oh. So ang kadalasang sira niyan mga kalikot kapag ganyan, yung kanyang capacitor. Kung okay naman yung capacitor or bago naman yung capacitor niya is ganun pa rin yung ikot niya. Mahina yung ikot niya tapos napipigilan ng kamay. May problema na yun sa kanyang winding motor. Yun yung problema nun. So okay, baklasin natin siya. Okay naman yung kanyang bushing shafting kasi mukhang bago yung shafting niya. At saka mukhang bago rin tong unit. Medyo lakasan na lang natin yung boses natin kasi tag-ulan na. Naririnig natin yung ragasa ng tubig o ragasa ng ulan. Baklasin natin tapos ang i-check natin mga kalikot yung kanyang capacitor.
So first time natin na mag-repair ng ganitong style ng electric fan. Ayan o. Baklasin muna natin una guys dito sa kanyang swing para ma-open natin yung kanyang motor. Ayan. Nagkagulo na. Lakasan na lang natin yung ating boses kasi medyo malakas yung ulan. Malikabok na rin siya, linisin muna natin. Tapos mamaya guys, lagyan rin natin ng oil itong kanyang bushing shafting. Ang tanggalin natin guys yung kanyang capacitor. So yung kanyang capacitor 1.5 microfarad. So mukhang mayroon tayong available dyan. Yan, dito na lang natin putulin. Dito natin testirin sa ating digital. Yan, sa capacitance tayo. Yan. Testirin natin yung capacitor. Ayan mga kalikot oh. Mababa na, 850 na lang yung reading sa ating tester. Ayan, kita ba yung tester natin? Ayan guys oh. 849.48. Ayan oh. 847 na lang. Hindi natin hawakan yung wire. Ayan guys. 847. So, hindi man lang siya umabot ng 1 microfarad. So, dapat 1,000 mga ganun. Or 1,2, pwede pa. Kaya pa niyang mag-start. Kaya niya naman mag-start, kaso nga lang, masyado na siyang mahina mag-starting. Ayan o. Lalo na kapag nilagyan mo na ng fan or yung kanyang LEC, so bibigat ulit yon, mas lalo ulit na hihina yung ikot niya. Okay, so palitan natin ng capacitor, tapos same pa rin, 1.5 pa rin yung ilagay natin. Alam ko may available tayong 1.5, palitan natin siya, tapos lagyan ng langis, tapos testing na natin. Ito naman yung bago natin mga kalikot. Testerin din natin siya. So ito guys, bago pa yan oh. Ayan oh, 1.48. So okay pa yan. Or baka sakon lang ng tester natin. Yan. So okay lang yan. 1.48. Bali, dalawang points na lang. 1.5 na siya. So ito yung ikabit natin mga kalikot. Hindi katulad kasi nito, 800 lang siya. 847. So, hindi man lang umabot ng 1 microfarad. Naikabit na natin yung capacitor mga kalikot. Bali, nilagyan natin siya ng syringe tube. Ayan. Para safe siya. Baka mamaya dumikit yung pinaghinangan natin dito sa kanyang body. Makukurente pa yung may-ari. Ayan. Mas maganda kapag ganito yung nilalagay natin mga kalikot kaysa sa electrical tape. Kapag electrical tape kasi, kapag umiinit itong motor natin, kusa na lang natatanggal. So mas maganda pa rin yung syringe tube. Painitan lang natin, nakabit na natin siya. Ayan o, mas mabilis. Tapos mahirap pang matanggal. Tapos ito, ayan, naipit na lang. Pinaka spring niya. Lagyan na natin siya ng langis. Bali, sundutan na lang natin. Kahit hindi na natin tanggalin yung bushing shafting niya. Ingatan nyo lang guys kapag nagsusundot kayo ng langis. Yung malagyan natin yung kanyang winding motor. Yan, yung bushing shafting lang yung lagyan natin. And then, lagyan na rin natin dito guys sa harap. Ayan. Ayan mga kalikot. Pre wheel na siya. Try na natin siya mga kalikot. Ayan. So, try natin pigilan. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan, medyo lumakas na siya mga kalikot. Ayan o. Oh. Hindi na natin napipigilan. So, okay na siya mga kalikot.
Ang pinalitan natin dito mga kalikot yung kanyang capacitor. Mahina na yung kanyang capacitance. Nasa 847 ata kanina yon. So pinalitan natin ng bagong capacitor. Bali, okay na yung tatlong unit natin mga kalikot. Sana may natutunan kayo ulit dito sa video natin. Maraming salamat guys sa panonood ng mga video natin. At saka huwag nyo rin pong kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. At paklik na rin ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video natin mga kalikot. At saka huwag nyo rin pong kalimutang i-follow ang ating Facebook page. So maraming salamat. Ingat kayong lahat. God bless sa ating lahat mga kalikot. Bye-bye.